balita at impormasyon magkasama, magkasangka. Doble paglilingkod ng tamang balita at tamang impormasyon. Dapat talaga nakatandem na to. Makinig ng live sa DWIZ. Nakalive din sa DWIZ Regional Integrated News. Panoorin ng live sa Aliw 23 at i-follow na sa social media DWIZ Facebook at YouTube. Tandem nina David at John, David Oro at John Ibanez. Magkakabal na pagseserbisyo sa bayan. Hatid ang mga balita na bagong-bago, hindi OA. Diretsahang pagbibigay ng kailangang impormasyon sa bayan. Tandem nina David at John. Hatid ng nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ. Ito na ang headlines ngayong araw nito ng Martes, ika-31 sa buwan ng January taong 2023. Tandem! COVID-19 na nanatiling public health emergency ayon sa WHO. Tandem! BBM dumalaw sa burol ng pinaslang na OFW na si Jollibee Ranara. Bilateral meeting sa Kuwait, pinaplansya na ng Pangulo. Tandem! Mga kinatawan ng ICC na magtutungo sa Pilipinas, pinapaaresto. Tandem! Matapos ang sibuyas, presyo ng lokal na bawang tuloy sa pagtaas, pero manok at baboy nagmura. Tandem! Halos kalahating porsyento ng mga Pinoy tiwala sa positibong buhay sa susunod na taon. Tandem! At sa police report, 16 katao sugatan sa pagsabog ng LPG sa Malate, Maynila. Tandem! Sa balitang pangkalakalan, target na koleksyon ngayong Enero, nalagpasan ng BOC. Tandem! Sa ibayong dagat, isang probinsya sa China, tinanggal ang limit sa bilang ng anak. Tandem! Balitang showbiz, Paolo Contis at Yen Santos, kumpirmadong in relationship na. Tandem! At sa balitang sports, sa abangan ng report ni Anthony Suntay. Tandem! Nina David at John, David Oro at John Ibanez. Magkakabal na pagseserbisyo sa bayan. Tandem! Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Kami po ang inyong mga tagapagbalita, David Oro at John Ibanez. Tandem! At sa oras po nating 2 minuto makalipas ang 6:00 ng umaga, narito na ang headlines at mga detalye ng mga balita ngayong umagang ito. Nananatiling public health emergency sa mundo ang COVID-19. Ito ang desisyon ng World Health Organization o WHO sa isyu kung aalisin o pananatilihin ang International Public Health Emergency status ng COVID-19 pandemic. Ayon sa WHO, magpapatuloy ang pinakamataas na uri ng alert status para sa COVID-19 pandemic. Nasa transition point anila ang pandemya na dapat patuloy na harapin at pangasiwaan ng maayos upang mabawasan ang mga posibleng negatibong epekto. Enero at 30 noong 2020 nang ideklara ng WHO ang COVID-19 bilang isang global health emergency. Makalipas ang 3 taon, umabot na sa mahigit 6.8 milyong katao na ang namatay sa buong mundo mula sa 670 milyong kumpirmadong naging kaso. Sa
Samantalang pumalo na sa 1,206 ang kaso ng COVID-19 na naitala mula January 23 hanggang 29. Batay sa datos ng Department of Health, sa mga nakalipas na linggo mas mababa sa 1,891 ang naitala simula noong Enero 16 hanggang 22. Nasa 9,982 ang aktibong kaso o ang mga patuloy na nagpapagaling. Sa kabuuan, umabot na sa halos 4 na milyon ang lahat ng kaso ng COVID-19 kung saan pumalo na sa mahigit 65,000 ang death toll dahil na rin sa virus. Habang nasa 73.8 milyon naman ang full vaccinated na laban sa COVID-19, 21.3 milyon ang nakatanggap ng booster shot at 3.8 milyon naman ang nakatanggap na ng second booster dose. Tandem! Sa kaugnay na balita, patuloy sa pagbaba ang kaso ng COVID-19 sa Ilocos Region. Ayon sa Regional Office ng Department of Health, mula Enero 22 hanggang 28 ay bumaba sa 49.1% ang daily average ng COVID-19 cases sa lalawigan. Mas mababa kumpara noong nakalipas na linggo. Nananatili rin sa 29 na individual ang tinamaan ng virus. Sa mga bagong kaso naman ng COVID-19 sa rehiyon, walang natag bilang severe o critical. Sa ngayon, nasa safe level pa rin ang health facilities sa Ilocos Region kung saan 21 mula sa halos 200 intensive care unit beds ang okupado. Hindi pa dapat ikabahala ng publiko ang bahagyang pagtaas ng positivity rate ng COVID-19, lalo na sa Metro Manila. Ito'y ayon kay infectious disease expert at vaccine expert panel member Dr. Ron Jean Solante, ay dahil nananatiling mababa ang admission sa severe at critical cases sa mga paggamutan. Tugon ito ni Dr. Solante sa ulat ng Okta Research na bahagyang tumaas sa 2.4%. Ang positivity rate sa NCR nitong Enero 27 mula sa 2% lamang na 26 ng buwan. Bagamat ang implikasyon ay mataas ang hawaan, mababa naman anya ang nagde-develop sa severe COVID-19 case. Sa kabila nito, aminado si Dr. Solante na kung muling tataas ang kaso ng COVID-19, maaaring indikasyon ito ng bagong variant o Omicron subvariant, kaya't mahalaga pa rin ang monitoring sa lahat ng mga papasok sa bansa. Tandem! Maliban naman sa usaping may kaugnayan sa COVID-19, ibang kaso naman ito, mga katandem. Umabot naman sa mahigit 100 ang kaso ng dengue na naitala ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Unit mula Enero 1 hanggang 21 ngayong taon. May pinakamataas na kaso ng dengue ang District 6 na pumalo sa 39 na kaso, habang ang District 5 naman ang may pinakamababang kaso na nasa 13. Kaugday nito, wala namang naiulat na nasawi sa naturang sakit. Binalaan ng City Health Department ng publiko na magtungo na lamang sa mga health center o malapit na mga ospital sa oras na makaramdam o makaranas ng mga sintomas ng dengue. Sa iba pang nagbabagang balita, dumalaw si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa burol ni Jollibee Ranara sa Casimiro, Las Piñas City. Personal na ipinabot ng Pangulo ang kanyang pakikiramay sa pamilya ni Ranara na brutal na pinaslang sa Kuwait. Maliban dito, nangako rin si Pangulong Marcos na ibibigay ng pamahalaan ang lahat ng tulong na maaari nitong ibigay sa pamilya ng biktima. Naulan ang nagbigay ng paunang tulong ang DMW o Department of Migrant Workers sa pamilya Ranara, tulad ng cash assistance, insurance, scholarship grants at iba pa. Magugunitang pinatawa ng preventive suspension ng DMW ang mismong amo ni Ranara, kung saan hindi na ito papayagang makapag-hire pa ng mga Filipino worker. Samantala, magpapadala rin ng fact-finding team ang pamahalaan para tignan at tiyaking maayos ang kalagayan ng iba pang mga OFW sa nasabing bansa. Tandem! Oras mo natin, 8:30 makalipas ang 6 ng umaga, tuloy-tuloy ang mga balita.
Nagtatakda na ng PETSA ng bilateral meeting si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gobyerno ng Kuwait kasunod ng brutal na pagpatay sa isang overseas Filipino worker. Ayon kay Pangulong Marcos na bumisita sa burol ni Jollibee Ranara sa Las Piñas City kahapon, kailangan niyang magtakda ng pagpupulong upang suriin ang kasunduan ng Pilipinas at Kuwait at makita kung may kahinaan na nagpapahintulot na mangyari ang pagpatay. Daan din anya ang pakikipag-usap sa Kuwaiti government upang matiyak na masusolusyunan ang mga kahinaang ito ng Pilipinas at hindi na maulit ang insidente. Matatandaang noong nakarang linggo nang makita ang sunog na bangkay ni Ranara sa isang desyerto sa Kuwait na ginahasa at pinatay ng 17 anyos na anak ng kanyang amo. Nasa kustodiya na ng mga otoridad sa Kuwait ang suspect habang nagpapatuloy ang imbestigasyon. Nilinaw naman ni Senator Raffy Tulfo na para sa mga first time na overseas Filipino workers ang isinusulong niyang deployment ban sa Kuwait. Kasunod dito ng paninindigan pa rin ni Senator Tulfo na dapat isulong ang total deployment ban ng mga OFW sa Kuwait kaugnay pa rin ang brutal na pagpatay sa Filipina OFW na si Jollibee Ranara. Paglinilaw ng senador, ang mga OFW na dati nang nagtatrabaho sa Kuwait ay maayos naman ang mga employer at magre-renew lang ng kontrata ay hindi naman sakop ng kanyang isinusulong na deployment ban. Pero sa mga bagong OFW na is si Senator Raffy Tulfo na magpatupad muna ng deployment ban at maglatag ng mga kondisyon na papabor at titiyak sa proteksyon ng mga manggagawa. Mahalagaan niya na makapagpadala ng strong message sa Kuwait upang hindi na maulit ang mga kaso ng pang-aabuso na nauuwi pa sa pagpaslang ng mga kababayan nating manggagawa doon. Gundam! Samantala, gumagawa na ng paraan ang Department of Foreign Affairs o DFA para mapauwi sa Pilipinas ang lahat ng Pinoy na tumawid sa iba't ibang bansa sa Southeast Asia upang magtrabaho bilang mga crypto scammer. Kabilang dito, ang isang 25-anyos na Pinay na nagkunwari pang turistang papunta sa Thailand. Ayon kay DFA spokesperson Maria Teresita Daza, biktima ng illegal trafficking ang mga Pinoy kung saan ang ilan ay nailigtas pa ng Burmese authorities mula sa kanilang pinagtatrabahuan sa Mayawadi Town sa Myanmar. Binalaan naman ng DFA ang mga Pilipinong pinangakuha ng trabaho sa ibang bansa ngunit kailangang magtanggap bilang turista. Tayo pang tampok na balita sa ating tandem. Hindi dapat payagan ng pamahalaan na imbestigahan ng mga kinatawan ng International Criminal Court ang sinumang opisyal ng Pilipinas. Ito naman ang binigyang diin ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enriles matapos payagan ng ICC ang hiling ng prosecutor nito na ipagpatuloy ang investigasyon sa sinasabing madugong war on drugs. Ayon kay Enriles, bilang abogado ng Pangulo, hindi niya kikilalanin ang kapangyarihan ng ICC dahil wala itong jurisdiction sa Pilipinas. Makaraang kumalas ang bansa sa Rome Statute na nagtatag sa nasabing International Tribunal. Sa katunayan, dapat anyang ipaaresto ang mga ICC investigator na pupunta sa Pilipinas para silipin ang nangyari sa mga biktima ng gyera kontra ilegal na droga. Iginit pa ng dating Senate President na masyado nang nakikialam ang ICC sa usaping panloob ng Pilipinas at sa halip na agarang magdesisyon ay dapat munang humingi ng permiso para makapasok ang kanilang mga investigador dito sa bansa. Condemn! Sa oras po nating 13 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga, oy mga misis! Aba, kayo po ba nabawasan na ang pagluha sa paghihiwa ng sibuyas? Kung bahagya ng napawi ang luha po ninyo dahil nga po dito sa bigat sa bulsa ng presyo ng sibuyas, nagmahal naman ang lokal na bawang. Aray ko po! Hala. Batay po sa price monitoring ng Department of Agriculture, bagaman may supply pa ng native na bawang
ang ilang pamilihan sa Metro Manila. Sumisipa. Naku, tinuman naman to, Tandem. Sumisipa pa. Ay, mapapaiyak ka talaga pag tinamahan kanyang sipa na yan. Aray. Sumisipa naman ang presyo nito hanggang 400 pesos per kilo ng bawang. Kumpara ito sa 100 pesos na kada kilo ng imported na garlic. Siyempre, imported kaya garlic. Kaya English. Pagka-local, bawang. Bawang. Pagka-imported, garlic. Garlic. Yeah. You know. Yeah, my main. Ito pong sinasabing imported nga na garlic, nakariniwang nagmumula sa China o Taiwan. Ipaniliwanag naman ang Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG na kariniwang numinipis ang supply ng bawang hanggang Pebrero dahil Marso pa lang ang anihan. Gayunman, naniniwala si SINAG Chairman Rosendo So na malabong sumirit hanggang 600 o 700 pesos ang kada kilo ng bawang gaya ng nangyari sa sibuyas, lalo't nasa 80 hanggang 100 pesos ang imported na bawang. Mari anyang wala nang bumili ng lokal na sibuyas kung lalo pa itong nagmamahal. Nasa 3,500 metriko tonelada lamang ng imported na onion ang dumating sa Pilipinas hanggang nitong Enero 27. Ayon kay Rex Estoperes, Assistant Secretary at Deputy Spokesperson ng Department of Agriculture, mas maliit ang bilang sa orihinal na 5,000 metriko toneladang shipment na kanilang inaasahan. Sa ngayon, nakalusot na sa first border control ang mga sibuyas at nasa cold storage facilities na. Inaasahan namang tatalakayin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kasama ang opisyal ng DA at mga stakeholder ang cost structuring sa presyo ng sibuyas. Paliwanag pa ng opisyal, kailangang balansehin ang presyo ng imported na onion, lalo't hindi naman ito magre-resulta sa pagkalugi ng mga importers, mga magsasaka, retailers at maging ng publiko. Samantala, sa iba pang malalaking balita, naku, kagabi po ito, habang tayo, Tandem John, ay tulog. At may ibang kababayan natin na imahimbing na natutulog. May malagim na insidente. May pagsabog na naganap sa isang lugar po dyan sa Malate, Manila. At dahil po dyan, nais nating makahingi ng update mula ngayon sa ating IZ Patrol. May pag-uulat po tayong tatanggapin kaugnay ng report ng pagsabog ng LPG tank pala itong sumabog sa Malate, Manila. Ulat mula kay Patrol 5, Ayayo Pangko. Kinumpirma ngayon ng Manila Police District na 16 na individual o katao ang sugatan matapos na sumabog yung tanke ng LPG sa isang laundry shop sa Barangay 708 sa Luzon ng Maynila kagabi. Ayon sa Manila Police District, nangyari ang pagsabog pasado alas 7 ng gabi. Agad namang rumesponde ang mga bumbero at naapula ang apoy pagsapit ng alas 7.34 ng gabi. Sinabi na may-ari ng laundry shop na mayroon siyang mga tangke ng LPG na inihatid noong hapon. Ang dryer ng laundry shop ay gumagamit ng dalawang tangke ng LPG at natuklasan na isa lamang dito ang konektado at ang isa naman ay may nakalawit na linya at maaring naging sanhi ng pagtagas. Iniimbestigahan pa rin ng Bureau of Fire Protection ang pinagmulan ng insidente. Yung mga biktima naman ay kasalukuyang nananatili sa iba't ibang hospital. Ilan sa kanila ay nasa Philippine General Hospital na nakilalang sina Julius Opake, 47 years old, Marilyn Beray, 51 years old, Clarence Cabrera, 28, Jimmy Cabrera, 33, Junicio Akinsatan, 51, Janine Akinsatan, 31, at Jaili Pito, 43. Ang iba naman ay nasa ospital ng Maynila na nakilalang sina Almonsor Panda Moro, 20 years old, Alisa Paliwan Concha, 27, habang pito naman ang dinala sa Adventist Medical Center, Manila, na sina Ken Santos, 19 years old, Ken Pisania, 18 years old, Freddy Boy, 46, Ruben Borgeño, 20, Oceana Larlina Shen Costaños, 17 years old,
Angel Vivas, 51, Jose Luis Matias Montilla, 18 years old. Ito si Patrol No. 5, ayayupan ko para sa Implemento ng Lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! At kaugnay po niyan mga katandem, tayo po'y humingi ng karagdagang update sa naganap na pagsabog ng LPG sa lungsod ng Maynila. Mula mismo sa District Director ng Manila Police District sa katauhan po ni Police Brigadier General Andre Dizon. General Dizon, magandang umaga po. Sir John, Sir Dave, magandang umaga sa inyo dyan, sir. Good morning po sa inyo, General. So hingi po kami ng update kasi ang balita ho namin ay nadagdagan pa po ang bilang ng mga nasaktan at nasugatan. Iba yata ay minor injury lang maliban dito sa 16 na nai-report kaninang umaga, General. Tama po yun, sir. Confirm po yung 16, sir. Okay. Opo. So, 16. At sinasabi, General, na kabilang ho dito sa mga nasaktan at sugatan ay mga estudyante po ng De La Salle University, General, sir? Yung iba po, sir, yung iba, mga 5-6 lang po dito sa estudyante, sir. Mm-hmm. Alright. Initially, ano na po yung pinakamatibay na nakita nating naging sani, General Dizon, nung naganap na pagsabog kagabi? Sir, ang nag-take cognizance po kasi ng investigation, sir, dahil yung, kuha natin, sir, yung Bureau of Fire. Mm-hmm. So, galing din po sa kanila ang mga information na nakukuha natin, sir. Okay. So, pam pa rin po sila, sir. Consistent pa rin po doon sa unang nilang findings na gas leak resulting to positive blast ang naging cause po, sir. At na-establish po ba, General Dizon, na ito po'y aksidente or may pagkakamali or pagkukulang ang tao or ang individual na nando sa area? Malamang po, sir. Yun ang tinitingnan ng mga arson investigators natin, sir. Yung naging cause na magiging liable kung sino man po ang fault po nito, sir. Opo. So ito po ay nangyari dito po sa kahabaan ng Fidel Reyes Street, Barangay 708, Malate, Manila. So far sa ngayon po, kumusta po ang lugar na ito? Kasi meron hong nangyaring sunog after hong maganap na pagsabog ng LPG. Meron ho kayong update dyan sa lugar? Baka ito po ay hindi ho madaanan ng mga kababayan ho natin papasok na maaga sa trabaho, General? Kagabi, sir, naka-cordon pa po yun. Opo. Ngayong umaga, malamang i-open na po ng ating mga investigators yun, sir. Kasi yeah, ongoing pa po yung investigation kagabi, sir. Opo. At dito ho sa mga biktima, General, siyempre nag-aalala rin ho yung mga kamag-anak nito, yung iba, malalayong lugar. Wala naman hong grabe based doon sa inyong yung investigador. We understand, nagpadala rin ho kayo ng investigador maliban ho dito sa mga investigador ng Bureau of Fire Protection. Kumusta po ang lagay ng ilan dito, General? Yun ang pinagpapasalamat natin, sir, na safe naman po sila lahat at hopefully makarecover din po kaagad po, sir. Ayun. Okay, so siguro maganda, General. Palalahanan po natin ang ating BFP, ang ating mga bumbero, nagpapaalala at maging ating pulisya. May kaugnayan po dito sa posibleng mga aksidente na maging bunga ng paggamit po ng LPG, liquefied petroleum gas. So Dave, bagamat naituturing natin na walang may kagustuhan noon, apa, kaya lang yung safety precaution pa rin po dati ang palagi ang ating i-observe na kahit pagod na po tayo sa pagmamadali, yung buhay pa rin po ang mahalaga na dapat i-preserve at walang ibang ma-destroy po, sir. Walang ibang mapinsala. Okay. So, General, maraming salamat po sa inyong panahon. Ha? At at least nakakuha kami ng mga update kaugnay po ng aksidente to. Unless meron ho kayong mga gusto pang
announcement, paalala sa mga aktibidad pa ho ng ating mga kababayan dyan sa lungsod ng Maynila. General, sir. Yun na lang po, sir. At maganda pa rin yung naipapaabot kaagad sa ating mga authorities yung mga ganong insidente kasi nare-respondihan natin ng maaga. So yung maagang pag-report sa authorities, sa Bureau of Fire, sa PNP, nakita po natin, sir, na sa loob ng 10 minuto na fire out po yung tunog at na-control po natin yung situation, sir. Maraming salamat sa opportunity, sir. Maraming salamat sa inyo, General, sa inyong oras. Thank you po. At maganda kumaga po, yes, General. Morning. Okay. Alright. Yung pong napakinggan si Police Brigadier General Andre Dizon, ang District Director po ng Manila Police District. Samantala ay meron pa ho kaming mga balitang ipagkakalob sa inyo. Mga malalaking balita po ito. Mga mainit at mga nagbabagang balita. Dito pa rin po sa programang Tandem ng inyong mga lingkod, David Oro at John Ibanez. At kami po ay babalik lamang para po magbigay daan sa mga mahalagang patalastas mula po sa ating himpilan. Tandem! Nina David at John. David Oro at John Ibanez. Magkakambal na pagseserbisyo sa bayan. Tandem! Alas 6:30 ng umaga. Kape muna. Oy, tayo po ay mag-healthy blend 15-in-1 herbal coffee mix po muna. Napakaganda po at napakaraming masustansyang sangka po ito. Katulad ng guyabano, ginkgo biloba, aloe vera, mangosteen at maraming iba pa. Healthy blend 15-in-1 herbal coffee mix. May napatunayan na. Para po sa karagdagang impormasyon ay sundan po sila sa kanilang FB page na Health Insight Wellness and Healthcare Center o tumawag sa telephone number 0947-487-0277. Oh yeah. Nagbabalik po ang inyong panatuntunang Tandem. Kami pong muli ang inyong mga tagapaghatid balita. John Ibanez, nagbabalita ng tama. Ako naman, si David Oro, naglilingkod ng tama. Tandem! At sa oras pong ito, tanggap naman tayo ng mga pag-uulat mula sa ating masisipag na mga IZ Patrol. Ako lang nga ng classroom, dapat unahing tugunan ng DepEd. Ayon sa isang survey, ang detalye mula kay IZ Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Dapat unahin ng Department of Education ang kakulangan ng mga classroom sa bansa. Ito lumabas sa survey ng Policy Asia na ginawa noong September 17 hanggang 20 o 21 na nakalipas na tuwan na kinumisyon ni Senator Win Gatchaliana. Tinanong sa survey ang 1,200 respondents sa iba't ibang bahagi ng bansa, partikular sa kung ano ang mga isyung dapat na aksyonan ng Department of Education. At nanguna nga sa mga isyung dapat daw unahin ng DepEd ang kawalan o kakulangan ng classroom sa bansa na nasa 52%. Binigyan din ni Gatchalian na dapat na kumilos ang gobyerno na makamit ang classroom requirement para sa lahat ng mga mag-aral sa buong bansa. Batay din sa 2019 National School Building Inventory, tinukoy na mayroong mahigit 167,000 na kakulangan sa silid-aralan sa buong kapuluan. Sa resulta pa ng survey, 49% ng mga respondents ang tumukoy sa kawalan ng mga learning materials tulad ng aklat, computer, 45% ang kakulangan naman ng mga guro, 33% naman ang sa quality education habang 24% ang kawalan ng textbooks. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa Himpilang Metodong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Salamat, Sally Ortega Bueno. Samantala, report naman mula po naman sa PNP. Ang paggalang daw po sa soberanya at sariling judicial system ng Pilipinas, inapila ng PNP sa ICC.
balita mula kay Patrol 11, Tina Nolasco. Iginiit ni PNP Chief Police General Rodolfo Serin Jr. na walang dahilan ang International Criminal Court o ICC na pangimasukan pa ang investigasyon na kaugnay sa gera kontra droga sa Pilipinas sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay ito sa plano ng ICC na ipagpatuloy ang kanilang investigasyon sa War on Drug Campaign ng nakalipas na administrasyon. Ayon kay Azurin, mayroon nang isinasagawang sariling investigasyon ng bansa kaugnay dito at dapat igalang ng ICC ang soberanya at sariling criminal justice system ng Pilipinas na may aktibong prosesong legal upang matugunan ang anumang uri ng paglabag sa human rights. Gayet pa ng PNP chief, mayroon na rin hinahawak ang administrative charges ang PNP Internal Affairs Service sa ilang drug cases na inihain sa korte laban sa ilang mga drug personality. Gayun din ang pakikipag-ugnayan ng PNP sa Department of Justice sa mga kasong kinadadawitan ng ilang pulisya ukol sa ilegal na droga. Nagpapakitaan niya ito ng aktibong pagtugon ng PNP sa problema pagdating sa ipinagbabawal na gamot. Nagdag pa ng hepe, handa namang tumanggap ng tulong ang PNP sa ICC. Ngunit ang Pilipinas pa rin dapat anya ang magsagawa ng investigasyon ukol dito. Ito si Patrol 11, Tina Orozco, para sa Impiyang Metodong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Maraming salamat, Tina Nolasco. Sa oras pong ito, mga ka-tandem, tayo ay humingi ng update, ha? Dahil na rin sa issue ng itlog naman ito, Tandem David, ha? Correct, correct. Tungkol sa itlog. So, nasa linya po natin ngayon si Ginoong Gregorio San Diego, ang chairman ng PEBA o Philippine Egg Board Association. Magandang umaga po, Ginoong Gregorio, Johnny Banyas po at David Oro. Live na po tayo sa DWIZ. Good morning, sir. Magandang umaga, John, at magandang umaga, David, sa lahat ay mga taga-subaybay. Opo. Okay, ano na pong pwede nating ibalita sa mga oras na ito, Ginoong San Diego, kaugnay sa itlog? Go ahead, sir. Ang itlog sa mga farm namin, mahigit 2 linggo na hindi naman nagbabago ang presyo. Mm-hmm. Ang average sa buong Pilipinas, nasa 7 pesos, 10 centavos yung medium. May lugar na mas mababa dyan at may lugar naman na medyo mas mataas dyan. Mm-hmm. Alright. Hindi pare-pareho kasi yung mga lugar na kung saan marami yung tinamaan ng bird flu, o konti yung itlog doon, mataas ang presyo sa kanila. Doon sa mga lugar naman na hindi masyadong apektuhan ng bird flu at marami yung production, mas mababa doon sa kanila lugar. Okay, so ibig po bang sabihin ito, Ginoong San Diego, na stable ang supply, so dapat hindi nagmamahal ang presyo ng itlog. Tama po ba? Medyo mababa ang supply talaga ngayon. Mm-hmm. Ano, John? Kasi sa dalawang pangyayari, ano, noong 2021, ang dami ng production na itlog natin, bumagsak ang presyo. Nasabayan naman ito ng pagtaas ng feed. Mm-hmm. Ngayon, lalo na yung maliliit, marami yung tumigil at yung malalaki, nagbawas sila ng alaga kasi nga lugi kami lahat nung panahon na yun. Ngayon, ito nakaraang taon naman, sakit naman yung tumama sa manok. Nung una yung adenovirus, sumunod yung bird flu kung saan marami yung namatay na manok. Mm-hmm. Okay. At dahil po dyan sa sinasabing kakulangan ng supply ng itlog at marahil yung sobrang taas ng presyo nito, merong naglabasa na, ngayon ko lang actually narinig to, Tandem, Dave, eh. Yung frozen egg. Yun nga. Pakibigyan nyo nga po kami ng dagdag na kaalaman na Ginoong San Diego tungkol dito sa frozen egg na ito. Alam mo, matagal na yung ano yan, nung mauso yung poultry, meron ang mga ganyan. Kasi hindi naman maiwasan yung nababasagan kami na itlog. Okay. Una doon sa bahay na manok, kasi yung itlog na yan, pagka iniitlog ng manok, gumugulong yan. Doon sa lugar na kinukolektahan namin, doon sa cages. So meron dyan kung isang natatapakan ng manok, nababasag. At pati doon sa pagpili, pagka halimbawa, mula sa bahay ng manok yan, nadalhin doon sa bodega kung saan may egg grader kami. Ito yung pumipili ng size ng small, medium, large. So pagka yung mga tao namin na namimili doon sa nang ilalagay doon sa egg grader, pag nakita nila na may basag na yung itlog o may lamat, inihiwalay na nila yan. Kasi pagka sinalang nila sa egg grader yan, dudumi yung egg grader, madudumi yung mga itlog na pinipilian doon. Okay. So
Pagkano, ang ginagawa dyan, tinatanggal na talaga yung shell, yung balat. At inilalagay sa plastic. Pagkatapos, may freezer kami, ilalagay sa freezer yan. So, literal talagang frozen. Frozen, no. Kasi ang namimili sa amin dyan, dati, yung mga panaderia, yung mga gumagawa ng leche plan, yung mga kakanin, gano'n. Oh, kasi mas mura nga yan. Okay. At yung mga customer namin ito, binabasag din nila yung itlog. Eh di, ano yun na nila yung walang shell? Makakamino sila. Oh. Ito ho pala, Mr. San Diego, ay ginagamit na panimpla sa paggawa ng tinapay. Kaya pala mga bakery po ang kumukuha nito ng mga frozen eggs, Mr. San Diego. Hindi naman lahat ng ginagawa sa bakery may itlog. Kung baka ng pandesal, wala na may itlog. Pero yung mga ibang marami sa tinapay nila, may halong itlog. Oo, kasi importante ho dahil meron ho kasing kaya safe palang gamitin kapag frozen eggs po. Pero kasi meron hong babala ang Department of Agriculture na wag daw hong bibili ng mga basag na itlog o yung may butas o medyo may mga lamat na itlog, yung shell ng itlog, baka makontaminado ho. Pero pagka frozen, ibig sabihin safe po ito. Oh, tama naman yung sinabi. Pagkabasag yung mga nilalangaw na ganyan, iwasan yung bilhin kung nilalangaw na. Ito naman yung frozen. Yeah. Maingat nga kami dito sa mga farm kasi nga, pag nakita namin, inaalis na yung shell at hindi lalagay na sa plastic bag para hindi na matira. Ayun. At yun naman tungkol sa safety naman ito, sa tagal na namin sa hanap buhay na ito, kung yan may problema, di sana noong pa may nagreklamo na o kaya, yung mga customer namin, di sana tinigilan na nila yung pagbili sa amin ng ganyan. Alright, binabanggit din po kasi Ginoong San Diego, Tandem David, ng mismong Department of Health na posibleng maging sanhi ng food poisoning, yung pagkain itong frozen egg. Hindi ako, kasi yung karne naman, may frozen din na karne, di sana lahat yan, di ba lahat ng frozen? Eh di sana, may babala na ganyan. Ang sinasabi nga namin, maingat naman namin ginagawa yan. Kasi nga, kung hindi maingat ang pagkakagawa namin yan, kung madubi yan, hindi nabibili sa amin ng mga sukay namin yan, di ba? Kasi may problema yung frozen egg na ibinibenta namin, di madadamay sila. Magkakaproblema din sila sa pinagagamitan yan. Sa haba ng panahon na yan, wala naman nangyari na may nagreklamo na halimbawa, si Rayo nabili sa amin na frozen. Okay, kasi dito po sa isang item na binabanggit, binabasa ko po ngayon, mismong si Philippine Egg Board Association President Irwin Ambal ang nagbabala sa publiko ng pagbili ng frozen egg. Ang ibig sabihin ni Irwin, mag-ingat lang, piliin lang yung talagang magaling na supplier. Nung bibili na sa lahat naman ng uri ng pagkain, di ba? Kaya may mga suki tayo, doon tayo bumibili, doon sa tingin natin, maayos yung mga panimpla. So, ganun lang siguro yan. Yung sa tungkol naman sa kasi, alam mo, kaya mahal ng gastos namin sa feed, ang dami namin niyahalong sangkap dyan. May mga naghahalo pa sa amin yan ng anti-salmonella . Kasi pagka nagdadala ka sa, halimbawa, sa malalaking kumpanya na gumagawa ng mga cake, bago ka mag-deliver, i-examine muna yung itlog mo na dinideliver doon. Kaya maingat yung bigan at saka laki na nung kapital namin para pabayaan namin itong industriya ito. Opo. So, ang maganda ho nito, ang paliwanag ho dito, wala hong magiging problema dito sa bentahan ng mga frozen eggs. Kasi sabi nga, kinumpirma rin nga po ng Department of Agriculture, ayon dito kay Assistant Secretary at Deputy Spokesperson Rex Estoperes, na matagal na ho palang may bentahan talaga ng frozen eggs. Kahit noong mura pang itlog, Mr. San Diego. Oo, kaya lang, ngayon, naisipan siguro ng ibang mga negosyante Pilipino, alam mo naman tayo, medyo enterprising. Ngayong mahal lang itlog, purmahan natin ibenta ng tigi itong mga frozen egg na ito. Ayun. Pero kung halimbawa, ikaw naman ay bibili pang almusal o panangalian o panghapunan mo, ang bibili mo, yung pira-piraso, kasi isang kilo yung binibenta nilang frozen egg. Marami naman yan para sa konsumo mo. Bibili siguro niyan yung mga may karinderiya o kung ano, di ba, yung nagbebenta ng mga pagkain. Okay.
Ako po'y may mga napupuntahang probinsya, Ginoong San Diego. Ito, tungkol naman po ito sa baboy. I understand na mukhang hanggat maaari, yung mga alagang baboy nila, hindi nila pinapakain. Nung nakagisa natin, Tandem Dave, na pasensya ng mga ano, sa mga nag-aalmusal ngayon, yung kaning baboy, mukhang inaalis na nila sa menu ng mga baboy yun. Sa inyo po bang pag-aalaga ng manok, Ginoong San Diego, ano na po ang diskarte ninyo? Wala. Seeds yung baboy, maano ko lang sa baboy, kaya pinagbabawalan yung kanin baboy. Kasi na patunayan nila na doon ang gagaling kumisan yung African swine fever. Kaya pinagbawal yun. Manok naman, ang kinakain namin, ang pinakamalaking sakap ng aming patuka sa manok, mais. Mga 55% ng feed namin, mais. Tapos yung inaangkat natin na soybean meal. Kaya napakamahal ng presyo ng ano. Para malinawan din ng mga taga-subaybay nyo, alam mo, nagtumaas lang ang presyo ng itlog nitong nakaraang taon ng Nobyembre. Kasi historical naman yan. Pagka magpapasko at bagong taon, tataas ang presyo ng itlog. Kasi malaki yung demand. Maraming gumagawa ng kakanin, di ba? Yung mga cake, ganyan, no. Pero di ba, Ginoong San Diego, kapag kamalamig daw ang panahon, hirap mag-itlog. Hindi, mas marami raw ang inaasang mas gusto raw ng manok na malamig para mang-itlog. Oo. Tama ho ba 'yon? Oo. Ang hirap ang manok pagkatag-init. Kasi yung mga manok kasi hindi nagpapawis yan, wala yung sweat gland. Yun nga. Kaya pagkatag-init yan, hinihingal, yun ang ano nila, kaya hirap sila. Pagka maganda ang panahon, yung broiler, mabilis lumaki, yung paitlog, yung manok naman, mas marami din yung itlog. Kasi komportable sila sa ganyang panahon. Okay, ito pong, ang isang ordinaryong manok ko ba, mga ilang beses mangitlog? Napag-uusapan din nga palang itlog. Pinakamarami na yung isa sa isang araw. Actually, pumapalya-palyan ang kumbaga sa ano, ang paggawa ng itlog sa loob ng katawan ng manok. Mga 26 hours yan mga ganun bago makabuhuli na itlog. Tapos isang itlog isang araw sa loob ng ilang araw ilang pong magiging itlog niya? Depende yan. Kamukha ngayon, medyo tumakas yung itlog. Yung tinatawag namin yung kinakal, yung ibinebenta na namin, yung matandang manok, natatagalan yan. Kasi nga, kung mahal ang itlog, kahit medyo kukunti na iniitlog, nababawi mo dahil maganda yung presyo. Ayun. Pero para din sa kaalaman, alam mo, ang tinutuka na isang manok ngayon sa mahal ng feed, ang halaga ng tinutuka, halos 5 piso na. Kaya, hindi lang kami nalulugi ngayon, pero hindi naman malaki yung kita namin. Kasi may gastos ka pa sa labor, sa kuryente, tubig, lahat. Pagkatapos, sa isang malaki sa gastusin namin yun, yung tinatawag namin yung biosecurity. Kasi may sakit nga yung manok, napakaingat kami. Dinidisinfecta namin yung mga building namin, yung farm namin, para hindi kami pasukin ng sakit. At mahal din yung ganyan. Alright. Malaking gastos din. Okay. So, ang kailangan talaga pala, huwag ma-stress itong mga manok para sila po mangitlog na maayos po. Para tao din, hindi. Hindi ba kasabihan niya, pagka nabulabog yung manok, umaatras yung pag-itlog . Yeah. Nagpuputak ko yan . Ginoong San Diego, nasa inyo po ang pagkakataon. Baka may karagdagan po kayong paalala at panawagan sa ating mga kabayan. Go ahead po. Sige. Kahit naman na mahal na yung itlog, ito pa rin ang pinakamurang source ng protina. At saka ang itlog pa rin ang pinakaginhawang iluto at pinakamurang iluto. Di ba, alam naman natin ngayon, lahat ng masangkap sa pagluto, tumaas na rin. Kaya ang itlog, pakuluan mo lang, nilaga na yan. Di ba, napakasimple luto. Halimbawa, gusto mo scrambled, konting asin lang. Sanitized up, ganun din naman. Kaya, murang source na ng protina, mura at ginhawa pang iluto. Ayun. Alright. Okay, sige po. Magluluto muna kami na itlog. With that, si Ginoong Gregorio San Diego, maraming salamat po at magandang umaga sa inyo.
Maraming salamat din sa pagkakataon binigyan niyo sa akin para makapagpaliwanag. Salamat po, salamat. Yan po ang chairman ng PEBA o Philippine Egg Board Association. May singit ko lang, part na tandem. Alam mo ba na ang sisiw? Magpapaluto na ko itlog kay kayong winner. Alam mo ba ang sisiw, ikinahihiya niya ang nanay niya? Mamaya mo na sagutin, magko-commercial mo na. Babalik ko kami. Oras natin, 12 minuto bago mag-alas 7 ng umaga. Tandem nina David at John. David Oro at John Ibanez. Magkakambal na pagseserbisyo sa bayan. Tandem! Nagbabalik po ang magka-tandem sa Himpapawid. Ako po si David Oro, nagbabalita ng tama. At Johnny Banyes, naglilingkod ng tama. Tandem! Oras mo natin, 9 minuto bago mag-alas 7 ng umaga. Samantala, bago tayo pumalaot pa sa iba pang mga balita, ay atin na munang alamin ang report ng ating IC Patrol sa labas ng himpilan. Ito hong bagong chairman ng Commission on Filipinos Overseas, formal nang umupo sa pwesto. Balita mula kay Patrol 13, Gilbert Perdez. Formal nang umupo sa pwesto si Romulo Victoria Arugay bilang chairman ng Commission on Filipinos Overseas o CFO. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garafil, nanumpa na rin sa tungkulin si Arugay sa harap ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Matatandang inanunsyo ng PCO ang pagkakatalaga kay Arugay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noon pang Enero 17. Ang CFO ay nasa ilalim ng Office of the President at itinatag noong June 16, 1980 sa pamamagitan ng Batas Pambansa sa 79. Isa sa mga pangunahing trabaho ng ANCI ay ang pagsusulong at pagtataguyod ng interes, karapatan, kapakanan ng mga Pilipino sa iba'yong dagat habang pinalalakas ang pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa ibang bansa. Ito's Patrol 13, Gilbert Perdez, para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Samantala, eto kapit bayan! Sa ikatlong sunod na linggo, umarangkadang muli ang panibagong price increase sa mga kumpanya ng langis sa kanilang mga produktong petrolyo. Aray. Epektibo alas 12:01 kaninang hating gabi, nang ipatupad ng Caltex ang piso at 30 sentimos na dagdag sa kada litro ng gasolina. Piso sa diesel, habang piso 35 sentimos naman sa kerosene o gaasa. Alas 6 naman kaninang umaga, inilarga rin ng Shell, Petron, Jetty, Sea Oil, Phoenix Petroleum, Petrogas, Flying V at PTT Philippines ang kahalintulad na price hike. Samantala, mamayang alas 4:01 naman ng hapon, ipatutupad ng Clean Fuel ang kanilang dagdag presyo. Isa sa itinuturong dahilan ng Department of Energy sa muling pagmahal ng krudo, ang unti-unting pagbubukas ng ekonomiya ng China. Nako, tataas baka mo o tumaas na nga pala ang presyo ng mga petroleum products, ano? Eto, mayroon na namang panibagong pagtaas at inaasahan po na magkakaroon ng mga pagtaas sa mga prime commodities. Ipinahiwatig na po ni Trade Secretary Alfredo Pascual ang pahayag sa hirit ng mga manufacturer na magtaas ng suggested retail price o SRP sa ilang basic necessities at prime commodities. Aray ko po. Ayon kay Secretary Pascual, kinikilala ng Department of Trade and Industry ang mga panawagan ng mga manufacturing company na payagan na silang magtaas ng presyo. Ito ang niya ay upang makapagpatuloy ang kanilang mga kumpanya na apektado rin ng pagmahal ng commodities sa buong mundo, lalo na ang mga nag-aangkat para sa kanilang produksyon. Aminado ang kalihim na dapat intindihin na kailangang pagalawin na ang presyo alinsunod sa nangyayari sa merkado upang maiwasan ang tanggalan ng mga tao sa mga kumpanya para makatipid. Anumang araw mula ngayon na ilalabas po ng DTI ang panibagong SRP sa ilang food products gaya ng dilatang sardinas, karne, gatas at kape.
Dave, mga katandem, ito naman medyo magandang balita naman ito, ha? Bumaba na ang presyo ng karneng manok at baboy sa ilang pamilihan, partikular sa Kalakhang, Maynila. Sa pag-iikot ng DWIZ sa Marikina Public Market, mula sa dating 180 hanggang 200 pesos na kada kilo ng manok, bumaba na ito sa halagang 165 pesos per kilo. Bumaba na rin ang presyo ng kada kilo ng karneng baboy na nagkakahalaga ng 240 pesos per kilo mula sa dating 280 pesos. Ayon sa ilang mamimili, malaking tulong sa kanilang gastos ang pagbaba ng presyo ng karne sa kabila ng pagtasama ng presyo ng mga panggisa tulad ng sibuyas at bawang. Sa naging pahayag naman ng mga meat vendors sa nasabing pamilihan, maging sila'y hirap din sa pagpepresyo dahil posibleng mawala ang kanilang mga suki kung magtataas o magdadagdag ng presyo sa kanilang mga paninda. Samantala sa balitang pangkalakalang, nalagpasan ng Bureau of Customs o BOC ang target na koleksyon sa buwis para ngayong Enero. Ayon sa BOC, naitala nila ang 65.801 billion pesos na koleksyon mula Enero at Primero hanggang 27. Lagpas ito sa target na koleksyon na 58.822 billion pesos na 11.9% o 6.98 billion pesos na mas mataas. Tiniyak naman ng BOC na paigtingin pa nila ang revenue collection alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tandem! Balita sa ibang bansa! Balita sa ibayong dagat, tinanggal na ng Sichuan Province sa China ang ipinatutupad na limit sa bilang ng magiging anak at paghihigpit sa mga single parent na magkaroon ng baby. Ito'y matapos bumulusok ang birth rate sa China na kauna-unahan matapos ang higit 6 na dekada. Noong 2016, unang tinanggal ng China ang ipinatutupad na one-child policy at pinayagan ng mga mag-asawa na magkaroon ng hanggang 3 supling. Subalit sa halip na solusyonan, ay lalo pa nitong pinalala ang demografikong krisis sa bansa. Sa Pebrero 15, magiging epektibo sa Sichuan ang nasabing kautusan. Tandem! Sa entertainment o trending news, it's confirmed! In the relationship ng ang controversial couple na sina Paolo Contis at Yen Santos, sa isang television show nitong Lunes, tahas ang sinagot ni Paolo ng yes ang tanong ng TV host na si Boy Abunda na kung girlfriend na ba niya si Yen. Sinabi naman ng aktor na hindi nila maaring pilitin ang mga taong maging masaya para sa kanila dahil sa tanging ang mga nakikita sa social media ang batid na mga netizens. Nilinaw din ni Paolo na wala pa silang label ng samahan niya si Yen sa Baguio City noong September 2021 na naging kontrobersyal sa panahong yon. Sa ngayon, walang inilabas na eksaktong pesa kung kailan naging officially couple ang dalawa. Tandem! At yan ang mga balita sa oras na ito. Babalik po kami mamaya sa higit pang mga balita. Oras po natin, 6:59 a.m. Mahalagang mensahe mula sa ating chairman ng Alia Broadcasting Corporation at ALC Group of Companies. Ayon po kay Big Boss Edgar Cabangon Chua, everything in life is not meant to last. Things change, people change. You can never hold on to them forever. So learn to live. Learn to live with guidance. Oh, kindness, with caring, with faith, and generous sharing. Learn to live with truth, and most importantly, learn to live with love. For when you do, all good things will return to you. Think good, think God, thank God. Please stay safe. God bless you all. January 31 po ito.
2023 mula sa ating big boss na si Boss De Edgard Cabango. Tandem nina David at John, David Oro at John Ibanez, magkakambal na pagseserbisyo sa bayan. Tandem! Muli, magandang umaga muli Luzon, Visayas, Mindanao. At tayo po ngayon ay nagbabalik sa iba pang mga malalaking balita sa Tandem with David Oro and Johnny Banyes. Sa ulo muli ng ating mga nagbabagang balita. Tandem! COVID-19 Public Health Emergency ayon sa WHO. Tandem! Dumalaw sa burol ng pinaslang na OFW na si Jollibee Ranara, bilateral meeting sa Kuwait, pinaplansya na ng Pangulo. Tandem! Mga kinatawa ng ICC na magtutungo sa Pilipinas, pinapa-aresto. Tandem! Matapos ang sibuyas, presyo ng lokal na bawang tuloy sa pagtaas, presyo ng manok at baboy nagmura. Tandem! Halos kalahating porsyento ng mga Pinoy tiwala sa positibong buhay sa susunod na taon. At sa police report, 16 kataong sugatan sa pagsabog ng LPG sa Malate, Maynila. Tandem! Sa balitang pangkalakalan, target na koleksyon ngayong Enero, nalagpasan ng BOC. Tandem! Sa ibayang dagat, isang probinsya sa China, tinanggal ang limit sa bilang ng mga supling. Tandem! Balitang showbiz, Paolo Contis at Yen Santos, kumpirmadong in relationship na. Tandem! At sa sports balita, abangan ang report ni Anthony Suntay. Tandem! Nina David at John, David Oro at John Ibanez, magkakambal na pagseserbisyo sa bayan. Tandem! At sa oras po nating 3:30 makalipas ang 7:00 ng umaga, tayo ngayon ay pumasada sa mga pag-uulat ng ating IC Patrol. Ang Pilipinas daw po ay maganda ang magiging alternative shopping destination dahil sa VAT refund program para sa foreign tourists. Oh, maganda nga namang balita ito kapag ito ay naipatupad na. Pag-uulat, detalye mula kay Patrol 19, Cele Ortega Bueno. Makabubuti at maganda daw kung maging alternative shopping destination na mga foreign tourists ang ating bansa at maipakita ang premium local brand ng ating mga produkto. Itiniyak ni Senate Committee on Tourism Chairman Senator Nancy Binay makaraang ikalugod ang pasya ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magalok ng VAT refund sa mga foreign turista. Ay kay Senator Binay, gusto din naman natin na magkaroon ng magandang karanasan ang mga turista sa bansa at mapagaan ang kanilang pag-travel at pag-shopping. Kaya magandaan niyang tumulong ang Department of Finance sa pagpatupad ng VAT refund sa retail shops, sa department store at sa ports at airports. Giit ni Senator Binay, maganda kung mapagpresenta ang Department of Finance ng numero at datos kung magkano ang aabuting administrative cost sa implementasyon nito. Gayun din ilang percent ang mababawas sa collection ng buwis o ng VAT at ano ang epekto at benepisyo nito sa small and medium scale retailers sa industriya ng turismo. Sinabi pa ni Binay na dapat dagdagan ang incentives ng mga local enterprises at entrepreneurs na puspusang nagpupromote ng gawang Pinoy items kaysa doon sa mga stores na nagbibenta ng imported o foreign manufactured products. Ito sa Patrol 19, Celly Ortega Bueno, para sa Impilang Metodong Lakas sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Samantala, pamahalaan, dapat na mag-invest sa post-harvest facilities. Ang detalye mula kay IC Patrol 17, Jopel Pelenio. Muling hinikayat
ni Agri-Party List Representative Wilbert Lee ang gobyerno na mamuhunan para sa post-harvest facility. Ginawa ng Sona ng Payag matapos na manawagan ng tulong ang grupo ng onion farmers para sa marketing at cold storage facilities kasabay ng pagdinig ng House Committee on Agriculture and Food hinggil sa sitwasyon ng onion industry sa bansa. Giit ng mambabatas sa budget deliberation pa lamang noong nakaraang taon, kanya nang isinulong ang dagdag na post-harvest facility at maayos na market linkage mula sa magsasaka patungo sa pamilyang bayan. Binanggit din ng Solo na mas malaki ang budget na inilaan sa pre-harvest activities ngayong taon na aabot sa 48.23 billion pesos kung ihahambing sa post-harvest na aabot lamang sa 17.14 billion pesos na alokasyon. Nakasaad sa House Bill 3958 o Post-Harvest Facility Support Act na hinihikayat ang gobyerno na magtayo ng dagdag na post-harvest facility sa buong bansa, partikular na sa mga lugar na may malawak na lupaing pang-agrikultura. Ito si Patrol 17 Chapel Peleño para sa Impilang Maito ng Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Tuloy-tuloy ang buhos ng mga balita, live na live sa ating mga tagapag-ulat sa nabibilang sa IC Patrol. Ang Manila LGU naman muling nanawagan sa mga residente nito na panatilihin pa rin magsuot ng face mask. Report mula kay Patrol 5, Ayayo Pangko. Muling nanawagan ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Maynila sa lahat ng mga residente nito na panatilihin pa rin ang pagsusuot ng face mask sa lahat ng oras. Ito ay kahit pabuluntaryo na lamang ang pagsusuot nito sa mga open area o outdoors. Ayon kay Manila Mayor Hany Lacuna Pangan, mas maigi pa rin na makasuot ng face mask upang hindi mahawaan ang COVID-19, lalo na hindi nagagawa o naipatutupad ang physical distancing sa mga matataong lugar kahit pa nasa labas. Ang mga nakakaranas naman ng sintomas ng COVID-19 ay hinimok na sumalang sa RT-PCR test o swab test kung saan maaari silang magtungo sa mga health centers sa 6 na distrito ng lungsod ng Maynila. Napagalaman kasi ng Manila LGU na may ilang individual na nakakaranas ng sintomas ang mas gusto na lamang na mag-isolate sa kanilang tahanan. Pinayuhan ng alkalde na isa ring doktora ang mga individual na ito na sumalang sa pagsusuri upang maging ligtas sa nasabing sakit at hindi na rin makakahawa pa ng iba, lalo na ng kanilang mga pamilya. Sa kasalukuyan, bumaba na sa 62 ang aktibong kaso sa Maynila habang nasa 122,518 ang naitalang nakarecover sa COVID-19. Ito si Patrol No. 5, Ayayo Pangko, para sa Impilang Maito ng Lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Samantala, mga katanungan ng mga senador hinggil sa Maharlika Fund Bill, natugunan. Alamin natin ang detalye sa pagbabalik ni IC Patrol 19, Celly Ortega Bueno. Muling hinikayat ni Agri-Party List. Nagkaroon lamang ng technical problem. Samantala, tuloy-tuloy muna tayo sa ating mga balita. Mahigit 1.3 milyong kabahayan, lalo sa mga liblib na lugar, ang nanganganib makaranas ng rotating power interruptions ngayong taon. Ito'y dahil hirap pa rin ang National Power Corporation o NPC na bayaran ang kanilang konsumo sa krudo. Aminado si Energy Secretary Rafael Lutilla na malaki o lumaki ang gastos sa krudo at maaring makaapekto ito sa power supply, partikular sa mga lugar na hindi konektado sa grid. Inihayag ng Department of Energy at NPC na ang 2023 forecast fuel requirements para sa Small Power Utilities Group o SPOG ay 11.4 billion pesos.
Gayon man, 7.5 billion pesos lamang ang available budget dahil ang fuel price assumption ay nasa 55 pesos per liter lamang nang nilika ang pondo, subalit kalaunay sumampa sa 74 pesos ang kada litro. Ibinabala rin ang kalihim na kung walang karagdagang pondo, tiyak na maapektuhan ng power outages ang mga residente sa mga SPUG area. Dahil kakapusin sa krudo, magbabawas ng operating hours sa mga planta na maaring abutin na lamang ng 15 oras kada araw kumpara sa kasalukuyang 24 oras na magre-resulta naman sa 5 oras lamang na supply ng kuryente kada araw. Tandem! Samantala, halos kalahating porsyento ng mga Pilipino ang naniniwalang bubuti ang kalidad ng kanilang pamumuhay sa susunod na isang taon. Ito naman ang lumabas sa survey na isinagawa ng Social Weather Stations mula Disyembre 10 hanggang 14 ng nakaraang taon na nilahukan ng 1,500 mga kababayan nating Pilipino. Sa nasabing survey, tinanong ang mga kalahok kung ano ang kanilang nakikita sa kanilang pamumuhay sa susunod na 12 buwan. Sumagot ang 49% ng respondents at sinabing kumpiyansa silang gaganda ang kanilang pamumuhay hanggang Enero 2024. 37% naman ang naniniwalang hindi ito magbabago. 5% ang naniniwalang lalala pa ito, habang 8% naman ang walang tugon o deadma. Po natin, 12 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Ikaw ba, Tandem John, ay from time to time nagbibitbit ka rin ba ng mga alaga mo kapag ka bumabiyahe ka? Alagang aso o pusa? Iyan ang hindi namin nakagisan at nakalakihan dahil mahirap. Mm-hmm. Mas mahirap alagaan yan kaysa sa tao. Ah, ganun. Oo. Lalo na sa labas ng inyong tahanan. Oh, pero marami tayong mga taga-subaybay na gustong-gustong dala ang kanila mga alaga. Pati sa restaurant, Tandem Dave, maniniwala ka, katabi nila sa pagkain. Oh, ito good news. Ang mga aso. Good news para po ito sa mga tinatawag na mga far parents. Oy, ito po. In Tagalog? Yung mga magulang na mga hayop. Tama ba ako? Ituloy mo na. Pampayagan na po ng Light Rail Transit o LRT1 at ito yung Line 2. Ang maliliit na aso. Take note, ha. Maliliit na aso at maliliit na pusa. Sa mga tren simula February 1. Bukas. Pwede ito. Na tayo bukas. hindi naman papayagan. Ito, makinig ko kayo, ha. Baka akala nyo lahat pwede, ha. Baka magdala ng labrador dyan. Ito. Hindi naman pinapayagan ang mga ahas, iguanas, maging mga manok, buwaya at elepante. Grabe ka naman. Ayon po sa Light Rail Transit Authority o LRTA, ayon po kay Administrator Hernando Cabrera, ang bagong patakaran ay kasunod ng katulad ng hakbang ng Metro Rail Transit o MRT upang mas gawing pet friendly ang pampublikong transportasyon. Paalala naman ang pamunuan ng LRTA na ipakitang ebidensya na naturukan ng bakuna ang mga alagang aso at pusa. So kinakailangan may dala silang vaccine card. Ayan. Tsaka siguro para malinawan lang natin. Pagkakaintindi ko, hindi siya best pwedeng basta-basta dalhin. Dapat naka-cage. Ah, ba? Pero siguro sa mga susunod na pagkakataon, interviewin natin ang mga kinaukulan para mas malinaw sa ating mga kababayang pasahero ng LRT kung ano mga yung dapat at hindi dapat gawin sa pagdadala ng mga alagang hayop. Sige, kung hindi natin mamayang tanghali may interview, bukas. Bukas. Okay. Sige. Para malaman natin kung pwede na tayo talaga. Sige, labas muna tayo ng himpilan. Alright. Yung naanta ng pag-uulat kanina, mga tanong ng mambabata single sa Maharlika fan Bill, natugunan na. Ang detalye, babalik IZ Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Naging napaka-produktibo daw ng ginawang briefing kagabi ng ilang economic managers sa mga senador ukol sa panukalang Maharlika Investment Fund. Ito ayon kay Senate Committee on Banks Chairman Senator Mark Villar ay dahil natugunan ang karamihan sa mga tanong at concerns na mga senador sa nabanggit na panukala.
Kaya sa tingin ni Senator Villar, baka hindi na maging mahirap pa ang isasagawang pagdinig ng kanyang committee sa nabanggit na bill, lalo pat maganda ang mga naging sagot at paliwanag sa tanong ng mga senadora. Ayon kay Villar, kabilang sa naging tanong ng mga senador sa mga economic managers ng Malacanang na pinunahan, itong si Finance Secretary Benjamin Diokno ay ang pagkukunan ng pondo para sa panukalang Maharlika Investment Fund. Tinukoy anya ang sources, pangailangan ng pampondo sa bill, ang pagkontrol o pangasiwa rito at kung saan ito gagamitin. Maganda naman anya ang tugon ng mga economic managers at nagkaroon ng mga paglilinaw sa issue. Sa halip na ngayong araw, pinagpaliban sa Merkles o bukas ang public hearing sa panukalang Maharlika Investment Fund. Ito sa Patrol 19, Cell Ortega Bueno, para sa Impilang Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Tuloy-tuloy ang mga balita sa oras po nating 16 na minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga. Hindi naman po bababa sa 5 katawang nasugatan. At ito yung report kanina na na-update natin na umabot na po sa 16 na katao. Tandem John, go ahead. Alright. Itinakda ng Department of Transportation ang unang public consultation sa petisyon na itaas ang pasahe sa LRT sa 17 ng susunod na buwan. Batay ito sa notice to public na nilagdaan mismo ni DOTR Undersecretary Cesar Chavez. Ang public hearing ay pangungunahan ng Rail Regulatory Unit. 3 sa 9 na miyembro ng LRTA Board ang nag-aproba sa petisyon na itaas ng higit 2 piso board test sa line 1 at line 2, habang karagdagang 21 sentimo sa kada susunod na kilometro. Sa iba pang paksa ng balita, aprobado na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Philippine Development Plan 2023-2028 na magsisilbing guideline sa pagbabalangkas ng mga hakbang na nais ipatupad ng kanyang administrasyon. Layunin itong mapasigla ang ekonomiya ng Pilipinas, maiangat ang antas at kalidad ng pamumuhay ng mga Pilipino sa susunod na 5 taon at mabawasan ang bilang ng mga walang trabaho sa bansa. Ang Philippine Development Plan ang isa sa mga makakatulong para makalikha ng mas marami pang trabaho para sa mga Pilipino. Sa ilalim ng Executive Order No. 14, inatasan ni PBBM ang mga ahensya ng gobyerno na ibase ang kanilang mga programa at proyekto alinsunod sa naturang panukala upang maiwasan ang anumang balakid at problema. Target ng gobyerno na mapanatili sa 6-7% ang economic growth rate at mapabilis naman ito mula sa 6.5-8% sa susunod na 5 taon. Bukod pa dito, sinisikap din ang administrasyon na mapanatili sa 4% ang inflation rate, mapababa ang poverty incidence at mapababa rin ang utang ng bansa bago matapos ang termino ni Pangulong Marcos. Sa iba pang nagbabagang balita, ngayong araw na ang deadline para sa pagpaparehistro sa 2023 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections na gaganapin sa buwan na Oktubre. Batay sa huling datos na inilabas ni Commission on Elections spokesperson Rex Laudianco, aabot na sa 2,076,491 mga Pilipino ang nakapagproseso ng registrasyon sa regular na paraan, habang 8,651 sa Registration Anywhere Project o RAP. Karamihan sa mga botante, edad 15 hanggang 17 na nasa higit 582,000, sinundan ng mga edad 18 hanggang 30 na nasa mahigit 543,000 at edad 31 pataas na nasa halos 118,000. Una na rito, nilinaw mismo ni COMELEC Chairman George Garcia na hindi na palalawigin pa ang registration period para sa 2023 BSKE. Gayunman, tatanggapin pa rin nila ngayong araw ang mga pipila sa COMELEC registration sites hanggang alas 5 ng hapon. Tandem! Oras, alas 7:20 ng umaga.
Pinaplano naman ng Commission on Elections o COMELEC na magtayo ng pilot test ng mall voting sa 5 malls sa Metro Manila para ito sa gaganaping barangay at sangguniang kabataang election o BSKE sa darating na Oktubre. Ayon sa COMELEC, ang mga mall na pagtatayuan ng pilot test ng pagboto ay ang isang mall sa Quezon City, Manila South at 2 sa iba pang lokasyon, kasama rin sa gagamitin ng SM Manila at Robinson's Fowra dahil madalas itong puntahan ng mga seafarer. Sinabi naman ni COMELEC Chairman George Garcia na makakatulong ang plano para mabawasan ang paggamit ng mga paaralan bilang mga lugar ng botohan. Kaya po tayo nag-pilot test nung tinatawag na Register Anywhere Project. Gusto po natin na baka sakali ngayon darating na barangay ng SK elections, magpa-pilot test na rin po tayo ng mall voting. Ibig sabihin, yung mga kababayan natin na nandiyan sa mga paligid ng malls, yung mga presinto o barangays, sa mall na po natin pabobotohin para hindi na po sa mga eskwelahan bumoboto. Para kahit paano, wala na namimigay ng pulyetos, wala na mga kabataan ang ginagamit para mamigay ng mga campaign materials at hindi nasisira ang mga paaralan at nagiging kumbinyente ang pagboto ng ating mga kababayan. Yan ang tinig ni COMELEC Chairman George Garcia sa panayam ng DWIZ. Kaugnay na balita, inaasahan na ng Commission on Elections o COMELEC na dudumugin ngayong araw ang deadline ng voter registration para sa October 30 barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, karaniwang dinaragsa ng mas maraming tao ang huling araw ng registration o 2 araw bago mag-deadline sa pagpaparehistro. At ni Chairman Garcia na papalawagin o papalawigin ang oras ng registration kung mayroon pa ring mga taong nakapila sa loob ng tinatawag na 30-meter radius. Kahit at lumampas na sa oras, bukas tanggapin pa rin, isulat yung mga pangalan. Yan po ang ating naging instruction na pinakala po kaagad natin sa ating buong mga election officers sa buong bansa. Na kung may mga nakapila pa, huwag pong pababayaan na sasaraduhan ang registration site. I-accommodate po natin. I-accommodate po natin kahit pa medyo gagabihin pa ng konti. Okay lang po yun. Ang importante, lahat ng pumunta at nagtsaga ay dapat po mapagsilbihan pa rin maparehistro natin. Si COMELEC Chairman George Garcia sa panayam ng DWIZ, matatanda ang Disyembre 12 nang magsimula ang rehistrasyon para sa barangay at SK elections. Sa iba pang paksa ng balita, bubuksan na sa ilang remote areas sa bansa simula bukas hanggang Biyernes ang 30 SIM registration sites. Ayon sa National Telecommunications Commission o NTC, ang unang lugar sa Pilipinas na magkakaroon ng bukas ng isang araw na registration sites ay ang Gataran sa lalawigan po ng Cagayan. Susundan po ito sa Webes sa mga lugar ng Baguio, Ilocos Norte, Alacapan, Cagayan, Florida Blanca, Pampanga, Lemery, Batangas, Gasan, Marinduque, Bacacay, Albay, Madalag sa Aklan, Oslob, Cebu, Tolosa sa Leyte, Serio Osmeña sa Zamboanga del Norte, Baungon sa Bukidnon, Laak sa Davao de Oro, Antipas sa Cotabato, Esperanza sa Agusan del Sur at Tublay sa Benguet. Samantala sa Biyernes naman, ang mga lugar na magkakaroon ng one-day SIM card registration ay ang Pagudpod sa Ilocos Norte, Limay, Bataan, Lian, Batangas, Sablayan Occidental, Mindoro, Pilar, Sorsogon, Lemery, Iloilo, Malabuyog, Cebu, Tanawan, Leyte, Josefina, Zamboanga del Sur, San Fernando, Bukidnon, Kiblawan, Davao del Sur, President Rojas, Cotabato, Bayugan, Agusan del Sur, at Kapangan sa Benguet. Tandem! Samantala, sinimulan ng Department of Education ang pagrebisa sa K-12 curriculum. Sa kanyang Basic Education Report 2023 na inilatag kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., sinabi ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte Carpio
na isinasapinal na nila ang curriculum para sa kinder hanggang grade 10. Tumasa ilalim din anya ngayon sa pag-aaral o review ang senior high school curriculum. Ayon kay Vice President Duterte, gagawin nilang mas responsive ang K-12 program sa mga mithiin at mga pangarap ng mga bata na inaasahan nilang magtataglay ng 21st century skills at mga disiplinado. Sinabi pa ng Vice Presidente na sa isinasagawa nilang pag-aaral ngayon sa K-12 curriculum, nabatid na masyadong siksik ang laman nito pero may mga nawawala o misplaced sa mga prerequisite na mga tatukoy na mahalagang learning competencies o competencies. Kaugnay nito, ani VP Duterte, natututukan din nila ang pagpapahusay sa kapasidad ng mga guro o pagpapaunlad ng kanilang kaalaman. Binigyan din pa ng pangalawang pangulo na mahalaga ang mga guro sa pag-unlad ng mga estudyante. Babalik po ang balitaan sa Tandem. Ang inyong mga lingkod, David Oro at Johnny Banyes. Makalipas lamang ang ilang paalala, oras po natin, alas 7:27 ng umaga. Tandem nina David at John. David Oro at John Ibanez. Magkakambal na pagseserbisyo sa bayan. Tandem! Nagbabalik po ang Tandem, alas 7:32 ng umaga. At sa oras ito, Tandem John, meron tayong mahalagang update na kukunin sa isa pa nating panayam sa umagang ito. Alright, at nasa linya na para mas marami-rami ang ating maitanong si Attorney Harry Roque. Dating spokesman po yan ng Pangulong Duterte. Attorney Roque, magandang umaga po. Good morning po, Attorney. Magandang umaga, John. Magandang umaga, Pilipinas. Kasama rin po natin si David Oro, Attorney. Ay, naku, nandiyan pala si David. Pasensya na, David. Ayan, namiss ko na yung tawa, David. Buti na lang narinig ko ulit yung tawa. Yun, magandang umaga po, Attorney. At welcome po sa programang Tandem ng inyong lingkod, David at John. Sir, good morning. Yes, magandang umaga po. At congratulations po sa inyo. Bagong programa. Thank you po, thank you po. Okay, yeah. Go ahead. Diretso na po tayo sa katanungan with your indulgence, Attorney Harry Roque. Ano po ang stand ninyo sa controversial na issue ng International Criminal Court, Attorney? Well, malinaw naman po ang sinabi ni Presidente, nagsalita na rin siya kagabi, no, na hindi talaga siya kikilalanin ang jurisdiction ng mga hukuman para litisin ang mga bagay na nangyari dito sa Pilipinas. Alam nyo kasi ang soberenya ay seloso. Hindi po pwede na may ibang bansa ang naghihimasok para litisin ang mga krimen na nangyari sa ating teritoryo. Bagama tayo po ay naging kasapi, panandalian sa maliit na panahon sa ICC, yung ating pagsapi po ay nakaangklo doon sa prinsipyo ng complementarity na ang ICC po ay court of last resort, not a court of first resort. Kung dati-rati po, hindi po pwedeng madimanda ang Presidente Duterte dahil siya presidente, may immunity from suit, eh natapos naman po yung immunity na yan ngayong hindi na siya presidente. Ihimok po ni Presidente Duterte ang lahat na nais magdemanda laban sa kanya. Na magdemanda dito sa Pilipinas, haharapin niya kahit kaninong piskal, kahit kaninong hukuman para mapakita, mapatunayan ang kanyang ang hindi niya kanyang pagkakasala. So pakilinaw nga po ulit, Attorney Harry Roque, yung pinanggit ninyo na last resort lang ang ICC? Opo, sabi po ng prinsipyo ng complementarity, gagana lang po ang hukuman kung ang mga lokal na hukuman are unable or unwilling. Meron pong inability kapag hindi gumagana talaga yung gobyerno dahil nakakaroon ng digmaan. At meron pong unwillingness kung meron tayong mga batas na talagang nagbibigay na immunity. E sa atin naman, immune na ang presidente sa kanyang termino na 6 na taon. So po pwede na pong madimanda ngayon ng presidente at sa ating kasaysayan, eh dalawang presidente na nga nakulong matapos ang kanilang termino. Mm-hmm. So ibig sabihin, tulad nung nabanggit nyo, Attorney Harry, welcome po para sa sinuman na gustong magdemanda dito po sa ating Philippine Court laban sa dating Pangulo. Opo, dito po tayo sa Pilipinas magdemanda dahil hindi po totoo na hindi gumagana ating mga hukuman. Ako mismo, nakakuha po ako ng conviction para sa 58 counts of murder, no? Laban sa mga diyan sa Maguindanao massacre na yan, no? Ngayon po, naglilitis ako ng dalawang kidnapper na merong murder pa, no? Opo. At umuusad naman po ang kaso, no? Yung pumatay kikiyan na de Los Angeles, naparusahan naman po yan, no? Isang pumatay pa rin sa isang pulis pa rin na no-sure, no? Naparusahan naman po dito sa Pilipinas.
mabagal po totoo ang paglilitis. Pero hindi po ang kabagalan ay nagiging dahilan para sabihin hindi gumagana. In fact, tignan niyo po ang kaso ng ICC. 10 tao lang po ang napatunayan niya nagkasala sa 21 taon na naririyan na hukuman na yan. Mm-hmm. 31 cases lamang ang kanyang inimbestiga. Mm-hmm. Samantalang hundreds of thousands ang inimbestiga ng mga piskal. Mm-hmm. At thousands and thousands din ang dinilitis sa mga lokal na hukuman. So kung gusto niyo pong makakuha ng katarungan, dito po kayo magdidemanda dahil walang sapat na pera, walang sapat na personal ang ICC para litisin ang lahat na karumaltuman ng krimen sa buong daigdig. Opo. Kung tayo po'y nananatiling miyembro nito, ganyan din po ba ang magiging stand ninyo, Attorney Harry? Ganyan din po, miski tayo miyembro, bagamat hindi na tayo miyembro, kasi nga po, complementarity. Hindi po natin pumayag, hindi po tayo pumayag na ipalit ang ICC in lieu of our domestic courts. Uh-huh. At ano pong reaction nyo dito, Attorney Harry, sa warning na kapag ka meron daw hong miyembro ng ICC na pumasok po sa ating bansa, ipapa-aresto na po, attorney. Dapat po. Yan po ay usurpation of authority. Dahil tangi mga kinakikulan lamang dito sa Pilipinas ang po pwede mag-imbestiga. So may karapatan po tayo bilang mga Filipino na ipa-aresto sila? Dapat po. Kaya po naman tayo mga lumaban para magkaroon tayo ng kalayaan laban sa Espanya at laban sa Amerika at laban sa Hapon. Ay para tayo ang maglitis ng mga kaso na nangyayari rito dahil sampal po sa mga mukha nating lahat na tanggapin yung sinasabi nila na wala tayong kakayahan na magbigay ng katarungan sa mga biktimang kapwa Pilipino. At ito pong pangihimasok nila kapag sila ay tumapak dito sa ating bansa, sa teritoryo, talagang sinasabi niyo po may karapatan po ang ating hustisya, ang ating batas para sila po ay maparusahan dito kapag pinilit po nila, attorney. Ay meron po tayong batas laban dun sa mga usurpation of authority, no? Uh-huh. Ibig sabihin, ang ano ba Tagalog sa usurpation, napakahirap. Pag-abuso? Parang pagpapanggap. Pag-abuso sa kapangyarihan. Pagpapanggap na sila ay mayroong kapangyarihan na mag-imbestiga ng mga kaso. Kayong tanging mga Pilipino lamang ang pwede mag-imbestiga ng mga kaso na naganap dito sa Opo, atin. Opo, binabanggit po dito with your indulgence sa Tandem Dave, Attorney Roque, mismo ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na isang alam din nating matalas na abogado na dapat daw humingi ng permiso. So kung hindi talaga natin papayagan, trespassing ba ang tawag sa kanila? Well, yun nga po, usurpation of authority pwede nilang kasuhan. At saka, labag po yan sa ating immigration laws. Dahil kung sila ipapasok, dapat turista lang sila. Hindi dapat sila nagtatrabaho dito. Okay. Wow. Ganun pala katindi, no? Mm-hmm. Alright. Opo. So kung halimbawang in the event na magpumilit, worst scenario, Attorney Harry, anong incidenting nakikita niyo? Matitikman nila ang katunayan na gumagana ang sistema ng legal ng Pilipinas at makakatikim sila ng pagkakakulong sa rehas ng Pilipinong kulungan. Wow. Yun ay naaayon sa batas. Sangayon po yan sa batas. At lahat naman po ng batas, may ganyang batas. Dahil kapag may kriminal na naganap, for instance, laban sa Pilipino, dahil yung mga yung Asian hate crimes, no, hindi naman po pwedeng lumipad ng mga pulis doon at siyang mag-imbestiga eh. Diba? Mga Amerikanong pulis din ang mag-iimbestiga at hindi sila papayag na Pilipinong pulis na mag-iimbestiga. Ganun din po ang kaso kapag dito ang krimen ay yun ang pinakasimpleng paliwanag na pwede nating ibigay, Attorney Harry. Ganun lang po yun. Opo. Alright. Other questions, Attorney Harry? Ano pong pinagkakaabalahan niyo sa mga oras na ito? Ay, nagpapakulong pa rin po ng kidnapper at saka ng mga mamamatay tao. Wala naman bang... po nagbago sa aking buhay. Opo. yung pong kaway ng pagbabalik sa gobyerno, wala po ba bang kumakaway o kumakalabit kay Attorney Harry Roque? Well, ngayon po wala dahil meron naman po kong election ba. Nagtataka nga ako bakit meron diyang mga chismoso na nagsasabi na maaasim kasi yung mga chismosong yan na ako daw ay nag-aasam-asam sa appointment. Eh, may ban po ako. O nga naman, hindi ano? Hindi na po pwedeng. Hindi malapit po ang Mayo, Attorney Roque. Malayo pa po yun. Sa aming sayang political. Napakatagal pa pong panahon yun. Okay. So sa akin po, dito muna ako sa mga kaso ng patayan at kidnapping at sisiguruduhin natin mabigyan ng katarungan ng mga biktima. At kung sakali po bang huwag naman pong loloobin ha, ng pangyayari, si Tandem David at si Tandem John, may kumursonada sa amin. Ready po ba ang libreng pag-abogado ni Attorney Roque para sa amin? Well, alam niyo po yan, kinakailangan sa
sabitan ng medalya. Wow. Sabay talakang. Dahil alam naman pag meron nagnasa sa inyong dalawa, naintindihan ng lahat. maraming salamat sa inyo, attorney. Salamat po. Okay, magandang umaga po. Magandang umaga. Thank you, sir. Mm-hmm. Ayan, yan po time time, ha? Narinig mo, ha? Correct. Pwede ka nang magkasala. Isi. Biro lang po, biro si attorney Harry Roque po yan. Isa ho sa mga masasabi nating... human rights lawyer. At saka abogado de Campanilla. Mm. Ayan. Mm. Oras po natin, 7:41 a.m. Samantala, bago po ang mga mahalagang announcement naman mula po sa ating mga kasama sa Balitang Sport, meron naman tayong mga ilang mahalagang mensahe. Katulad ng mga reaksyon nitong si Les Hesedan. Sabi niya, very well said, Sir Edgard. Yung kanina, yung mensahe ni boss Edgard Cabangon. Sabi dito ni Les Hesedan, best tandem po ito. Magaling po ang tandem nila. More power. Oy, maraming salamat. Miss, ano parang yan? Hindi ba orong apelyido yan? Hindi naman. Les Hesedan. Ayan. Ooh. Okay. Alright, isa naman sa mga kaibigan natin na tinuturing ng one of the fans ng ating estasyon, okay, ay si Kuyang Amang Pintor. Mm-hmm. Mahusay na pintor ito na na-feature ko na dito sa atin, Kuyang. Yeah. At sabi niya, maraming salamat at napapanood tayo. Maaga raw silang tumututok. Mm-hmm. Taga Nueva Ecija ito, mm-hmm, si Amang Pintor. At nagre-react nga siya dahil meron siyang alagang aso na medyo, mm-hmm, malaki. Hindi pa rin pwede sa LRT. Ayun. Samantala, nice rin po natin acknowledge sa mga nakatutok po sa ating Facebook Live. Katulad po ni Miss Myrna Noguchi at si Boss Cholo Babiera. Nakamonitor din po sa ating Sir watching. Cholo, alam thank mo na. At morning. Ang isa rin po sa magaling na abogado na si Attorney Harris de la Cruz. Attorney Harris de la Cruz. Good morning po, Attorney Magandang Harris. Magandang morning sa'yo. Oo, at syempre kanina, nakatutok din sa atin. At ngayon, nakatutok din si Big Boss de Edgard Cabangon. Ooh, good morning, boss. Ayan, good morning. Yeah. Samantala, maya-maya po naman ay makakakuha tayo ng mga update kaugnay po ng iba pang mga balita, mainit na balita. Tuloy-tuloy po yan na inyong masusubaybayan dito po sa ating programang Tandem with David Oro and John Ibanez. Pero siguro, maganda siguro, dakuan na natin, ano? Ibigay mo na. Ang mga balita naman, may kaugnayan po dito sa Balitang Sports na ibibigay po sa atin ng ating kasamang si Anthony Suntay. Tandem! Updates at stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sport. Real Sports ni Anthony Suntay. Magandang umaga sa iyo, Anthony Suntay! Magandang umaga, David. Magandang umaga, John. Balita natin eh. Kamusta naman kayo dyan? Ayos naman, nilalamig. Ang ganda nga ng panahon ngayon eh. Ang balita ngayon natin ay tungkol sa volleyball. Binubuo na yung kupunan para sa Philippine Women's Volleyball National Team Pool sa darating na Southeast Asian Games sa Cambodia. Si Eliza Valdez ay kasama sa 17-woman pool na halos galing lahat ng mga players sa Premier Volleyball League. Nandiyan si PVL MVP Tos Carlos, Gia de Guzman, Sed Domingo, Gemma Galanza at ang ASEAN Grand Prix Best Libero, Kayla Atienza. Kasama din si PVL Reinforced Conference MVP Mylene Paat ng Cherry Tigo, Kat Tolentino at si Cherry Nunag ng Chocomucho at si Kat Arado at Jules Samonte ng PLDT ay kasama na rin dyan. And last but not the least, syempre, PVL best setter Jel Cayuna ng Signal and nandyan. Tinitignan din nila parang kapalit kay Jaja Santiago. Siya dati kasi talaga yung best player natin. Kaso lang, magiging Japanese citizen na siya. Eh, ang papalit daw sa kanya ay si MJ Phillips, Mika Reyes, at si Del Palomata ng PLDT. At sabi ng national team head coach natin ay si George Sorsa de Bruto. Nasabi niya, dahil kulang pa yung kanyang kupunan, kukuha sila ng dalawang player galing sa University of the East. At ang dalawang yun ay si Leah Pelaga at si Riza Nogales. Ang sabi niya, we only have a short lineup of 17 players. We invited 2 players from UE and all of them will be training with us.
We will divide them into two groups to see if any of them will progress properly and who will make the final lineup for the coming SEA Games in Cambodia. So, pagdasal natin yung ating national team dahil syempre medyo matagal-tagal na tayo hindi nakakuha ng medalya. The last medal we got was in 2005, kaya sana itong darating na sa Mayo, makakuha naman tayo ng medalya. Para sa Real Sports, ito po, si Anthony Suntay. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Tandem nina David at John. David Oro at John Ibanez. Magkakambal na pagseserbisyo sa bayan. Tandem! 10 minuto na lamang bago mag-alas 8 ng umaga at mamayang alas 8 nga ho pala ha. Baka ho kayo ay mapadpad dyan sa isang lugar po sa Commonwealth Avenue kasi ho may magandang event ho dyan mamaya. Ito po ang breaking ceremony ng Pambansang Pabahay ng Pilipino Program na syempre flagship program po yan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. At ito po ay gaganapin dyan sa paligid po ng Batoda Terminal. Ito yung Batasan area, Batasan Tricycle Operators and Drivers Association Terminal sa Commonwealth Avenue. At apektado po siyempre yung daloy ng trapiko dyan po sa kahabaan ng Commonwealth Avenue at ng IBP Road. Yan yung papasok ng Sandigan Bayan. Tama, tama. Malapit dyan sa... Yung terminal. Oo. Binadaanan ko yan. Sa harapan. Sa harapan ng Sandigan Bayan. Correct, correct. May mangyayari ho dyan, alas 8 ng umaga hanggang mamayang alas 12 ng tanghali po. Ito po ay breaking ceremony ng Pambansang Pabahay ng Pilipino Program. Maganda po yung programang yan. Siyempre, sa pangunguna po yan ng Pangulong Bongbong Marcos. At yan po ang main na... sponsor po ng event na yan ay ang Department of Human Settlement and Urban Development under po kay Secretary Jerry Acosar. Talagang puspusan ito, tandem yun ha. Mismong si Pangulo ba ang pupunta? I don't know kung pupunta ang Pangulo doon. Pero kasi, masabi ko lang, yan pala yung kahapong naging cause ng ng traffic. Kasi kumbaga, sinurvey nila yung lugar. Yeah. Kahapon pa lang, naapektuhan na yung daloy ng traffic ko dyan. Hapon na, Pero ang magandang side of the story, yung positive side, ay ito pong magandang programang pong ito ng ating pong pamalaan para po magkaroon ng pabahay ang ating mga mahirap na mga mamamayan sa ilalim po ng programa po ng Pangulong Bongbong Marcos na Pambansang Pabahay ng Pilipino Program. Pero at the same time ay nagbibigay nga po ng abiso ang Quezon City Government para po iwasan na o magkaroon ho kayo ng detalye, may kaugnayan sa traffic advisory dyan ho sa kaba ng Commonwealth Avenue at ng IBP Road, mga katandem. Sa pagbabalik po na ating balitaan, kinumpirma mismo ni Presidential Communications Office Secretary Chelo Garafil na nagtalaga na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng 8 miyembro ng Marawi Compensation Board. Kabilang sa mga bagong miyembro ng board, sina Dalumabi Laubula, Mustapa C. Dimaampaw, Muslimen T. Makarambon Sr., Nasir Macapado Tabaw, Mabandes Sumdad Diron Jr., Jamaica Lamping Dimaporo, City Aliyah Lumundot Adyong at Romaisa Lumantong Mamutok. Samantala, pinangunahan naman ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang oath-taking ceremonies ng mga bagong MCB members na dinaluhan din naman ng isang senador sa Palasyo ng Malacañang. Samantala, may ugnay naman po sa seguridad ng ating mga paralan. Magugunita mo, Tandem John, mga katandem, na marami, may mga insidente ha, ng mga karahasan na naitala mismo sa ilang paralan sa Bulacan at Quezon City kamakailan. Kaya dahil dito ay mas dinoble po ng Philippine National Police ang bilang ng kanilang mga tauhan na idinideploy sa bisinidad ng mga paralan sa bansa. At ito nga po ay kasunod ng ilang kaso po ng insidente ng pamamaril o ng panalaksak
at pagputok ng baril. Actually, hindi naman kasi namaril yung batang may dala ng baril. Accidenting na baril niya yung sarili niya. Correct, eh? Oo. Ito po, yung isa sa San Jose del Monte, Bulacan. Yung isa naman sa Culiat, sa Quezon City. At ayon po kay PNP Chief Public Information Officer, ayon po kay PNP Public Information Chief na si Police Colonel Rodrigo Maranan, tutulong po ang naturang mga pulis sa mga security guard upang mag-inspeksyon ng mga bag na mga mag-aaral. Oy, very good ito. Correct. Oo. Tinanong ka naman po ng opisyal na agad ay patutupad ang kautosan kung saan prioridad ang mga paaralang may malaking bilang ng mga mag-aaral. Samantala, nilinaw din po ng PIO chief na ginawa nila ang direktiba na may koordinasyon sa mga school authorities. Ayan. Very good. At sa ugnay na balita, hinamon naman ni PNP Chief Rodolfo Asurin Jr. ang isang operator ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO na pangalanan ang mga pulis sa sinasabi nitong may kinalaman sa pagbebenta ng mga Chinese worker sa ilang ilegal na kumpanya ng POGO. Kaugnay ito sa akusasyon na ibinebenta o sinasabing ibinenta ng ilang miyembro ng PNP ang mga manggagawang Chinese na na-rescue sa Las Piñas City noong 2021 sa halagang kalahating milyong piso kada isa sa Cavite at Pasay City. Mahigpit na pinabulaanan ng PNP chief ang aligasyon at iginiit na hindi patas at malisyoso ito. Dagdag pa ng chief PNP na sa mahigit 72 Chinese national na kanilang na-rescue, ilan sa mga kasamahan ng mga ito ay tumangging magpa-rescue at mas piniling manatili sa kanilang pinagtatrabahuhang kumpanya at tanging yung mga nagpaparescue lamang ang kinuha o isinalba ng PNP. Tandem! Kanina ang tinalakay mo, may kaugnayan sa POGO. Ito naman po ay may kaugnayan sa online na sabong. Binungkahi po ng PNP na ituring na bilang illegal na sugal ang online sabong sa bansa, kung saan ay sakaling maaprubahan sa ilalim po ng PD 1602 o yung anti-gambling law, maaari nang patawan ng parusa ang mga mahuling nagpapatakbo at naglalaro nito. Ayon po kay PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr., oras na matuklasan kasi ang isabong website, binablock lamang ito upang hindi na magamit, ngunit hindi tuluyang na ipapasara. Ganun nga naman talaga ang nangyayari dito, ano? At sa ulat nga po ni General Azurin, sinabi nitong aktibong minomonitor ng pambansang pulisya ang dami pala nito, 272 na mga platforms. Meron ding 146 na website, 67 Facebook account, 31 Facebook group, 18 Facebook page at 10 mobile applications na gamit para sa nasabing sugal. Habang batay sa ulat ng PNP, ay 102 isabong na ang kanilang na-block, 76 ang nabura o na-deactivate, 39 na isabong website at isang Facebook page ang out of service at rendered inactive. Ayun po, ang problema po ng isabong, ayon po sa PNP, dapat ideklara ng illegal. Alam na tayo, pero maganda, mapahalagahan natin ang mga nakaagapay natin. Siyempre. Yung John. Tandem. Kung wala sila, hindi rin tayo marinig at makikita. Sabi ko right. Sa panig ng technical side, si Engineers Wener Contehino at Jeric Barreto, writers Ma'am Judith Estrada Larino, Jelly Mendez at Ariam Sancho, Sokmed, Allen Ibanez, sa CA, si Miss Alinho, Dayon Dayon. At syempre, magpapaalam na po ang iyong lingkod, ha? Ang ating tandem. Okay. Oo, tayo po ay... Si Jessa pala, nandiyan din. Si Jessa. Si Jessa, Barameda. Habol. Si Jessa, Saragosa, Barameda. Ayun, oo. So muli, maraming salamat hanggang bukas, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. Pero mamaya, samahan nyo pa rin ho kami ni Tandem Johnny Banyas sa Balitaan sa Balitang Bayan. Alas 12 hanggang alauna po yan sa mga Balitaan. Mamayang tanghali po yan. Dito pa rin po sa DWIC at Aliw Channel 23.
Ako po si David Oro, nagbabalita ng tama. At Johnny Banyes, naglilingkod ng tama. Ang tabayanan, susunod na ang punong-puno ng impormasyon na programang Karambola! Tandem! Nina David at John David Oro at John Ibanez, magkakambal na pagseserbisyo sa bayan. Tandem!